Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa umagang ito ay pinagdiriwang natin ang pagtatalaga sa mga palasyong simbahan ina Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma. Sama-sama nating hilingin ang biyaya ng Diyos na ang pagtatalaga ng mga gusaling ito sa Diyos ay higit na mas makita natin ang pagpapahalaga sa gusaling ito na siyang bahay ng Diyos, ating bahay dalanginan. At makita natin ang ating sarili bilang bahagi ng simbahan, tayo na bumubuo ng simbahan. Kaya't panibaguhin natin ang ating pagiging iisa bilang isang simbahan ng Diyos. Humingi tayo ngayon ng awa at patawad sa lahat ng ating pagkukulang at pagkakasala upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdariwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan, upang ang mga pinagbuhata ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layon ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Jesucristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan sa pitong simbahan sa Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating, at mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin,
isulat mo sa anghel ng simbahan sa Epeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayang mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawing mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang nagwawagi sa puno ng buhay lagi. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo
kayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho, at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus sa taga-Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon day, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ito po ang aking unang misa dito po sa simbahan noho ng St. John the Baptist Parish, ang shrine ng o basilica noho ng buong Nazareno. Ang pilgrim image ng Nazareno ay dumalaw po sa aming parokya sa St. James the Greater Parish doon po sa Buhay na Tubig sa Imus. Simula po noong Thursday at ngayon po ay aming inihatid na noho. Kaya kasama ko po ang ilang mga parishioners ng aming parokya noho. At ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin, inaalaala natin ang pagtatalaga ng dalawang simbahan doon sa Roma. Ang simbahan noho na nakatayo sa Vatican City, St. Peter Basilica, at sa labas ng pader, outside the wall, ay ang basilica naman noho ni San Pablo. Itong dalawang simbahan ang inaalaala natin sa pagtatalaga sa kanila sa Diyos. O napakagandang paalaala po sa bawat isa sa atin. Baka hindi niyo po alam kung nasaan ang Imus, ang aming parokya. Marami po sa atin ni hindi pa nakita noho ang dalawang simbahang ito ni San Pedro at ni San Pablo noho. Pero po tayo ay iisang simbahan lamang noho. Tayo ay iisang katawan lamang ni Kristo. Tayo ay iisang pamilya lamang. At kahit hindi tayo magkakakilanlan, tayo po ay iisa lamang noho bilang mga anak ng Diyos. Kaya tayo pong lahat ay magkakapatid. Itinatalaga ang mga gusaling ito bilang tanda noho na tayo po ay merong iisang tahanan, na meron tayong iisang ama, na tayo iisang katawan lamang at pinaging isa tayo sa pamamagitan ng katawan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda noho na sana sa mata ng ating pananampalataya ay makita natin ang kagandahan ng ating buhay, tayo na bumubuo ng iisang simbahan, ng iisang katawan, at may iisang kinikilalang Diyos na ating Ama. Namimintuho po tayo at kinikilala natin si Jesus na taga Nazaret. Malalim ang ating pamimintuho sa Kanya. Pumupunta tayo rito
para kahit papaano noho ay mahipo man lamang natin siyang madama na siya ay kasama natin. Madama na tayo ay hindi nag-iisa. Na maranasan natin na meron tayong kalakbay, meron tayong karamay sa buhay, lalo tigit sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang kwento ng mamang ito na isang bulag. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Napakaraming tao at nagtatanong siya, ano ba ang nangyayari? Pero nung narinig niya na darating si Jesus na taga Nazareth, ganun na lamang ang kanyang sigaw. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Narinig niya lang ang pangalan ni Jesus na taga Nazareth. May isang mata na meron ang bulag na ito. Na marahil ay dapat din nating makita sa ating ang mata ng ating pananampalataya. Na higit na makita natin si Jesus, siya ang tunay na anak ng Diyos, siyang anak ni David na inaantay, siyang higit na makapangyarihan, siya ang Diyos na suma sa atin, siya ang pangako na magbibigay sa atin ng panibagong buhay sa kabila ng buhay na meron tayo ngayon. Kaya ito yung biyaya na sama-sama nating hilingin. Bukod sa mga mata natin na nakakakita sa lahat ng bagay na pwede nating mahawakan, merong isang mata na tayong lahat ay ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. At yan ang mata ng ating pananampalataya. Hindi man natin mahawakan, hindi man natin lubos na maunawaan, hindi man natin lubos na malapitan, pero alam natin at nakikita ng matang ito na siya ay kasama natin, na siya ay karamay natin, na siya ay handang tumulong sa atin. Siya na hindi tayo pababayaan, na siya ang maghahatid sa atin sa piling ng Diyos na ating Ama. Kaya idalangin natin na nawa ay mabuksan ang mata ng ating pananampalataya at makatagpo tayo ng panibagong siglang, ng panibagong pag-asa, ng panibagong pakikitungo sa bawat isa. Lalo tigit ang pagmamahalan natin sa bawat isa. Na siya rin ang manghihilom sa lahat ng ating pagkabulag, sa napakaraming bagay na minsan na hindi na natin makita nang dahil sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Pero ito ang biyaya ng Diyos na kailanman na hindi niya ipinagkait. Kaya nung marinig ni Jesus ang sigaw ng bulag na ito, pinalapit niya at dagling hinilom doho ang kanyang pagkabulag. Si Jesus nakikinig sa atin. Si Jesus ay handa lagi
na tayo ay damayan. Tumawag tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pahihindian. Pero buksan natin ang ating puso, ang ating tenga. At tingnan natin siya sa mata ng ating pananampalataya. Upang tulad ng bulag na ito, nung makita niya mata sa mata si Jesus, ay hindi niya nainiwan si Jesus. Sumama siya kay Jesus, nanatili siya kay Jesus. At kay Jesus natagpuan niya ang tunay na liwanag, ang tunay na tanglaw, na kay Jesus pala ang kanyang hinahanap. Nawa sa pagdiriwang natin ngayon, sa biyaya ng Diyos, sa pakikinig ng Diyos, sa kanyang katapatan sa atin, sa kanyang pagmamahal, mabuksan ang mata ng ating pananampalataya upang tayong lahat ay makasunod sa Kanya. At sa anumang kwento ng ating buhay, ito ang magpanday at bumuo ng mas sigit pa sa katawan ni Kristo. Bilang pagbubuklod sa ating lahat, bilang isang simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang Kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Panginoon, sinagan mo kami sa iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos, Amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinatanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag sa Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa makapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao naway, tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. At sa katahimikan ng ating mga puso, ipanalangin din natin ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman ng aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari, kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Thank you.
Itong tinapay at alak na mula sa'yo, tayo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanan ang ipinamanas sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pasto na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap ng pananagutan ng giliw mong anak at pasto ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa kaitaasan, magsitluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanhalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po ay magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayos sa harap mo para magdingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Pedro at si San Pablo, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama tayong lumapit at dumulog sa Diyos at tawagin natin siyang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga kaibigan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Ibahagi po natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Kaya't mapalad tayo na kanyang inanyayahan na makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Mukha mo?
puting natin. So bakit may kulay puti? Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Oh. Sa mga nagnanais, maaari po kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak at kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagpapakinabangin, pakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa paggunita, kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong pinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik. Para sa pamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming mananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ang buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan at kasnang kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng butihing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintulong
Nazareno, iniwalahati ka namin.